Magandang araw sa inyo mga bossing and welcome to my channel. This is All About Rare and my name is Bert. At sa bitong ito ngayon ay pag-uusapan natin at tatalakayin kung magkano na nga ba ang presyo ng bawat isang barya sa ilalim ng Filipino series. Ayan, magkano na nga ba ang collector value ng bawat isang baryang ito ngayon? Ayan, kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-ring na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Ayan, ngunit muli mga bossing, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kina Guillermo Corpus, kay Kia Cruz, ganun din kay Georgie Trinidad ng Pampanga, kay Donald Escalante ng Iligan City, kay Erlinda Lanticho ng Dagupan, Pangasinan, kay Dante Donog, ganun din kay Gabriel Tabar ng Davao Oriental, kay June Pacanza ng Cebu City, kay Vilma Mila ng Davao, kay Maria Corazon Cobillan ng Butuan City, kay Heidi Balbiola and Jamisola Family ng Iligan City, ganun din kay Ronel Mocoro, kay Isidro Bondolio ng Mikawayan Bulacan, kay Joy Bayawa ng Kuwait, ganun din kay Sharon Villa Estiba ng Bacolod City, kay Arnel Danes ng Lukban, Quezon, kay Michelle Solatre ng Ilocos Norte, kay Alicia Villanueva ng Malaysia. Ayan, ingat po kayo dyan. Ganun din po kay Successful Dreamer, kay Imelda Panlaki, kay Divina Perez ng San Jose del Monte, Bulacan, kay Rice Joram ng Sorsogon, kay Jeannie Lasaraga ng Bulton, Isla Davao City. Ganun din kay Daniel Ikin ng Masbate, kay Nida Sarol ng Santa Cruz, Manila. Ganun din kay Linlin Urong at kay Ruel Spider. Ayan, mabuhay po kayo mga bossing at maraming salamat. Ayan mga bossing, magpatuloy na po tayo sa ating pagtalakay. At ang tampok sa bidyong ito natin ngayon ay ang Filipino series na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1967 hanggang 1994. Mayroon pong anim na denominasyon sa series na ito na kinabibilangan ng mga sumusunod. At ito ay ang isang sentimo na kung saan ay tinatampok dito ang kauna-unahang bayani ng ating bansang Pilipinas na si Lapu-Lapu. Kabilang din dito ang limang sentimo na kung saan naman ay itinatanggal dito ang ina ng Rebolusyong Pilipino na si Melchora Aquino. Samantalang kasama din sa Filipino series ang 10 sentimo na nagbibigay pagkilala naman sa ating bayani na si Francisco Baltazar, ang 25 sentimo na nagbibigay pagkilala sa ating bayani na si Juan Luna, kabilang din dito ang 50 sentimo na nagbibigay pugay sa ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar, at kabilang din dito ang pinakasikat at makontrobersyal na piso, ang 1972 at 1974 na 1 peso na kung saan ay nagbibigay pugay sa kabayanihan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan mga bossing, ang mga baryang ito ang kauna-unahang series na kung saan ang mga bayaning Pilipino ang nakalagay at nakasulat dito, kaya ito tinawag na Filipino series. Ayan mga bossing, bago tayo magpatuloy sa presyo na ngayon ng bawat isa nito ay kilalanin muna natin ang bawat isang baryang ito nakasapi o kabilang sa Filipino series. Magsimula na tayo sa pinakamababang denominasyon ng baryang ito, ang 1 sentimo. Ayan, ang 1 sentimong barya sa ilalim ng Filipino series ay may komposisyon na aluminum. May bigat itong 0.5 grams, 15.25 na milimetrong diametro at kapal na 1.37 na milimetro. Tinatampok sa baryang ito ang kauna-unahang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu. Ayan, dumako naman tayo sa 5 sentimong barya. Ang 5 sentimong barya na Filipino series ay may komposisyon na brass, may bigat na 2.5 grams, 18.6 na milimetrong diametro at kapal na 1.4 na milimetro. Ayan, matatagpuan dito ang imahe ng ating bayani na tiniguriang ina ng Rebolusyong Pilipino na si Melchora Aquino, na mas kilalang karamihan sa tawag na Tandang Sora.
Ayan, dumako na tayo sa sunod na denominasyon at ito ay ang 10 sentimo. Ang 10 sentimo barya sa ilalim ng Filipino series ay may komposisyon na nickel brass, may bigat na 2 grams, 17.85 na milimetrong diametro at kapal na 1.15 na milimetro. Ayan, tinatampok naman sa baryang ito ang ating bayani na si Francisco Baltazar. Ayan mga bossing, at ang susunod na denominasyon sa series na ito ay ang 25 sentimo. Ang 25 sentimo barya sa ilalim ng Filipino series ay may komposisyon na nickel brass, may bigat na 4 grams, 21 milimetrong diametro at kapal na 1.72 na milimetro. Matatagpuan naman sa baryang ito ang imahe ng ating bayani na si Juan Luna. Ayan, kabilang din dito ang 50 sentimong barya sa ilalim ng Filipino series ay may komposisyon na nickel brass, may bigat na 8 grams, 27.5 na milimetrong diametro at kapal na 1.95 na milimetro. Itinatanggal naman sa baryang ito ang imahe ng ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar. Ayan mga bossing, at ang uling denominasyon sa series na ito ay ang pinakasikat at makontrobersyal sa lahat ng piso na inilabas ng Bangko Sentral. Ito ay ang 1972 at 1974 na 1 peso po. Kabilang po ito sa Filipino series at ang baryang ito na 1 peso sa ilalim ng Filipino series ay may komposisyon na nickel brass, may bigat na 14.45 grams, 33 milimetrong diametro at kapal na 2.17 na milimetro. Ayan, matatagpuan sa baryang ito ang imahe ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan mga bossing, ang pisong ito ang pinakasikat at pinakamakontrobersyal na piso sa lahat ng piso dahil sa daming lumabas na fake news tungkol sa presyo ng baryang ito. Ayan, ito ang anim na denominasyon sa ilalim ng Filipino series. Ang isang sentimong Lapu-Lapu, 5 sentimo ni Melchor Aquino, 10 sentimo ni Francisco Baltazar, 25 sentimo ni Juan Luna, 50 sentimo ni Marcelo H. Del Pilar, at ang piso ni Dr. Jose Rizal. Ayan mga bossing, ang anim na barya sa ilalim ng Filipino series. Ipagpatuloy na natin ang pag-alam kung magkano na nga ba ang collector value ng mga nasabing barya. Ayan, simulan natin sa pinakamababang denominasyon sa series na ito, ang isang sentimo. Ang isang sentimong barya na Lapu-Lapu ay may collector value na 10 hanggang 20 piso para sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon ng barya. Subalit ngayon mga bossing ay bultuhan o maramihan na ang bentahan ng baryang ito. Para sa hindi kaganda, ang kondisyon ng baryang ito ay umaabot na sa 300 hanggang 600 pesos ang bawat 100 piraso ng baryang ito. Samantalang ang 5 sentimong barya naman sa series na ito ay may collector value na 10 to 20 pesos ang bawat isa para sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon ng barya. Subalit para sa mga hindi na gaano kagandahan na kondisyon ay bultuhan na din po ang bentahan nito kung saan ay umaabot na sa 300 hanggang 600 pesos ang bawat 100 piraso ng baryang ito. At ang sunod naman ay ang 10 sentimo. Ang 10 sentimo barya sa ilalim ng Filipino series ay may collector value na 15 hanggang 30 pesos ang bawat isa para sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon ng barya. Subalit sa mga hindi din kagandahang kondisyon nito ay naglalaro na lamang po ang presyo nito sa 2 piso hanggang 10 piso ang bawat isa. Ayan mga bossing, sunod naman natin ang 25 sentimo. Ang 25 sentimo sa ilalim ng Filipino series ay may collector value na 30 hanggang 50 pesos ang bawat isa para po ito sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon ng barya. Subalit kung ang barya na meron kayo ay hindi nagaanong kagandahan ay bultuhan na din po ang bilihan nito na umaabot sa 500 hanggang 1,500 pesos ang bawat 100 piraso ng baryang ito. Ayan, at ang sunod naman nating alamin ay ang 50 sentimo. Ang 50 sentimong barya sa ilalim ng Filipino series ay may collector value na 50 hanggang 100 pesos ang bawat isa sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon ng barya. Subalit kung ang ganitong barya na mayroon kayo ay hindi na gaano kagandahan ay naglalaro na lamang po
po ang presyo nito sa 5-20 piso ang bawat isa para sa hindi gaanong kagandahan na kondisyon ng barya. Ayan mga bossing, dumako na po tayo sa pinakasikat na barya sa lahat, ang 1972 at 1974 na barya sa ilalim ng Pilipino series. Sa ngayon mga bossing, ang presyo po ng baryang ito ay naglalaro lamang sa 5 piso hanggang 50 piso. Ang bawat isa, nangangahulugan po lamang na kung ang barya na meron kayo ay hindi nakagandahan, ay 5 piso lamang po ang posibleng presyo nito. Subalit kung uncirculated naman ay 50 pesos po ang bawat isa nito. Ayan, at kung sa proof coin naman po na 1974 ay naglalaro na po ang presyo nito sa 100 hanggang 150 pesos ang bawat isa. Kung proof coin po at kung sa BCGS and GC graded naman po ang barya na hawak ninyo ay may collector value po ito na 500 hanggang 3,000 pesos ang bawat isa. Kung BCGS NGC graded ang 1 peso na barya na mayroon kayo. Ayan, depende po ang halaga nito sa grade ng barya na hawak ninyo. Ayan mga bossing, ang presyo na ngayon ng bawat isang barya sa ilalim ng Pilipino series. Sana kahit papaano ay may nakuha kayong impormasyon tungkol sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Muli, maraming salamat. Keep safe mga bossing and peace out.